Kapag walang size yun, may tendency na yung mga customers mo magko-comment dun sa post mo. Dumi-dumi mo! Welcome back, Potatoes. Bago natin simulan yung video natin, gusto mo na i-shoutout si Patrick De Guzman at si Shane Uy. Really, nigga? If gusto nyo magpa-shoutout, comment nyo lang below. Okay, so ngayong episode, ngayong video, ituturo ko sa inyo kung paano magbenta sa Facebook. Para sa akin, madali lang man magbenta sa Facebook. Mahirap lang is paano makabenta. Okay, so magkaibang... What? Magkaibang thing yun. Okay, so yung mga ituturo sa inyo ngayon, hindi ko naman sinasabi na ito yung kapag pag-sinunod nyo to is makakabenta kayo ng sobra-sobra. Sinishare ko lang sa inyo to kasi ito yung mga naging effective sa akin. So siguro if tinry nyo, baka mag-work din para sa inyo, diba? And ito yung mga tips and tricks kung paano makakuha ng maraming engagement sa post mo. So number one. So first thing to do is sumali ka sa mga Facebook groups about sa shoes, okay? Ito yung mga, sali ka sa mga maraming active members, so huwag ka sasali dun sa mga dead na groups. Dagdag lang yun sa timeline mo eh, di ba? Kaya kung sumali ka sa mga active groups, di mas marami ka pang nakikita ang mga shoes. Paano masabi? Para sa akin, ito yung mga top 5 na dito ako sumali, ito yung mga suggestion ko, okay? Kasi dito ako madalas makabenta. Ba't ang baba naman ito? Number one sa mga group is Jordan brand only. And siguro lahat naman ang kilala kong sneaker reseller is kasali dito sa group na to. Bakit? Kasi ito yung, feel ko ito yung, sa lahat-lahat, ito yung pinakamarami kong nabentahan. Number two na group is 5K Kicks Club, tsaka yung 10K Kicks Club. Hindi ko alam kung ano na yun ngayon, kung active ba yun or what. Pinagsama na ata nung admin. I'm sure kilala nyo yung admin dun. Shoutout sa you, my guy. And number three naman is yung Kicks Universe. Philippines ata or basta Kicks Universe, ito yun. Search nyo na lang and masayin yung number 3, marami ring active members dyan, marami nagpo-post, maraming buyers dyan. Lastly is yung Sneaker Trade 9 to 10, tsaka Sneaker Trade 9 to 11 ata yun, basta ito yun. May kita mo yun dyan, marami rin yung mga nagbebenta dyan. Usually, onti lang yung mga Jordans dyan, marami dyan yung mga runners. Okay, so tip number 2. Mag-leave ka sa mga unnecessary group. If gusto mo talaga maging sneaker reseller, mag-focus ka lang sa mga sneaker groups. Okay, so ito yung mga, huwag ka mag-join sa mga, alam ba, car groups, cooking group, food groups, mga meme group. Mag-focus ka lang sa shoes kasi sayang yung mga post na possible mong makita, pero memes yung mga nakikita mo. Tip number 3. So, kapag magpo-post ka sa mga, before ka mag-post sa Facebook groups, i-hype mo muna yung mga bebenta mo, okay? So, ganito yun. Before ka mag-post, lagay mo muna, post ako tomorrow by 8 PM or let's say on Thursday. This way, makikita mo yung mga tao na, alam mo yun, naabangan nila yung mga post mo. Ano yung mga ibebenta mo, ganyan. So, parang aabangan talaga nila. Kasi, basta i-hype mo, yun lang yun. So, kapag magpo-post ka ng photos, dapat presentable yung shot mo. Kasi, huwag ka mag-post ng mga, yung mga nakatagilid, ganyan. Kasi, ano yun eh, parang hindi naman to biro-biro lang eh. Parang ano to, professional ka dapat, diba? So, ayusin mo yung mga pictures na pinopost mo. Huwag naka-blur, ganyan. Huwag yung kita yung daliri ng paa mo. Usually, marami nagpo-post ng kita yung daliri ng paa. Tip number 5, lagyan mo ng title head yung post mo. Ito yung itsura ng title head. And kung bakit ka magta-title head, kasi para i-click na lang yung see more sa baba. Pag mahaba yung text mo, merong see more sa baba. Kapag may title head ka, makiklik na lang yung see more. So, titignan nila yung post mo, babasahin nila kung ano yung mga binibenta mo. Yun, kasi kapag nakita agad nila yung price, parang sabi nila, ay, ang mahal naman nito. Hindi ko natatapusin yung post nito, mahal naman eh, di ba? So, maglagay ka palagi ng emoji sa post mo. I mean, before ka mag-type, yung title head mo, maglagay ka palagi ng emoji doon. Kasi, na-observe ko na mas engaging yung post mo. Kasi, syempre, kung puro text lang, ano yun, di ba? Parang boring, walang colors. Kapag nakakita ka ng emoji, mapapaklik yung tao. Parang, uy, may emoji. OG, ano meron dito? Parang ganun. So, wait lang. Pause. Kailangan natin mag-lotion. Another tip is, palagi mo lalagyan ng mga keywords na sale, ganyan. Super steal.
sale, super steal, retirement sale, decluttering sale, basta anything sale, lagyan mo palagi nun. Kasi isipin ng tao, syempre, uy, ano na to, magre-retire na, siguro sobrang mura ng prices nito, check ko nga, di ba? In that way, nakakuha ka na naman ng engagement sa mga customer, di ba? And hindi naman yun masama, ano lang to, parang hacks or tricks or tips, hindi ko nga, kung ano man tawag dun. So, sa pag naglalagay ka ng mga sale, ano lang to guys, parang garage sale. Pero online tsaka shoes yung binibenta mo. Di ba kapag nakakita ka ng garage sale, mapapaano ko eh. Parang, uy, tignan ko yung mga ano dito. Kasi usually naman nag-garage sale kapag alis na yung seller, di ba? I mean, alis na yung may-ari, pupunta abroad, ganun. So, same lang kapag naglagay ka ng mga sale sa post mo, parang ka lang nag-garage sale. Another tip is, lagyan mo yung post mo ng wag mag-PM, okay? Ito, secret to. Sobrang secret to, pero sabihin ko lang sa inyo kasi baka makatulong. Lagay nyo, wag kayo mag-PM, mag-comment muna for fast transaction, ganyan. Really, nigga? Nilalagay ko to palagi sa post ko para... Kasi yung algorithm ng Facebook, kapag walang nagko-comment sa post mo, yung post mo na tatabunan, di ba, napupunta sa baba. Pero kapag palagi may nagko-comment, akit lang ng akit yung post mo. So, palagi, kapag napapansin mo na wala na nagko-comment sa post mo, i-up mo palagi yung post mo. Usually, ang rule ng mga Facebook groups is 1 to 3 ups lang per day. And, may mga active admins talaga na binabantayan yun. So, ang hack dun is, ito, ano lang to, sa ating mga sikretong malupit to guys, sikretong malupit. Ang ginagawa ko is,